Ayan, kain tayo, kain. Nagutom talaga ako. Kakaluto lang ng rice ko. Sabi ko, magmumukbang nga ako. Para may ma-i-vlog lang ako. Ayan, magkapag-vlog na ako. Tapos na ako mag-alaga sa aking asawa. Alam nyo, talagang hindi naman sa nagireklamo na habang kumakain ako, usap tayo. Kaya lang, mahirap alagaan pagka may edad na. Alagaan ako, lahat na katigas ng ulo. Kaya, yan ang anuhin nyo. mahirap din mag-asawa na may edad na kasi nga, lahat na ng ano nila ayaw makinig, matigas talaga, sobra ang ulo. Ako, gawin na lahat, buti na lang sa pagkakataon na ito, no, ako nasusunod. Takot siguro maiwanan. Kaya, yan, okay lang naman yung ano niya, yung tahi niya. Okay na siya. Yung ano kasi nga inano ko pagka nililinis ko talaga inano ko habang no, para mag-heal talaga siya. Buti na lang hindi siya diabetic. Ako pagka may ano ako mahirap gumaling buwan o mahigit pa. Diabetes ako. Hirap. Ang crispy yung chicken. Nabili ko lang ito sa store. Tinamad na ako magluto. Namiss ko rin mag-vlog. Namiss ko talaga mag-vlog. Ano ko, kaya ko tagyawa, pero hindi siya tagyawa. Butulog ako doon, may kumagat sa akin, parang langgam o, no? Hindi ito tagyawa. Tutulog ako hapon yun, isang araw, gising ako, parang kati, kinamot ko. Kaya, sabi ko, mawawala din ito. Nangyari din ito dito naman sa ano, malapit sa ko, sabi ko, bakit ang kate? Tapos yan, sa likod nga, marami nga ako sa likod, mga kagat-kagat. Kaya kuminsan kasi yung ahawa ko, diyan kumakain sa ano, yung mga, ano niya, nilalaglag siguro yung mga pagkain niya diyan sa upuan namin. Kadoon sa higaan kuminsan, kaya lagi kong pinapalitan yun. Every week ako papalit ng sapin sa kama namin. Nasanay kasi siya noon. Kaya nga, na-spoiled ba siya? Ang gusto niya, naging nasusunod. Ngayon, hindi na. So, minsan, nalilimutan siguro niya. Kaya sabi ko, huwag kang kakain doon. Dito ka sa damisa. Nga, pagka may nalalaglag, yun, yan ang anuhan ng simula ng mga insekto sa bahay. Yan ang pinakaayaw ko. Ako pa naman, ako talagang, naglinis ako noon yung isang linggo sa yard. Kasi natutulog siya. Hinintay ko talaga na matulog siya. Naglinis ako.
kayak lebah. Emang tama ang pagising niya. Isang oras din ako doon, naglinis ako. Kaya may tumubo na naman ng mga damo. Tapos, tinignan ko ulit yung harapan. Okay pa naman yung harapan. Likod lang talaga. Kaya, ginawa ko yun habang natutulog siya. Kaya anong oras ba matutulog? Hapon, naku, talaga ang init. Kaya hindi naman ako makapag ano sa linis sa umaga kasi nga pagkatatayo nga lagi nagpupuntang banyo. Kaya nintay ko talaga na matulog kasi pagka natutulog yan ka, ano, sabi ko sa kanya, pagka hindi mo ako nakikita, ano, tawagan mo ako, sigaw ka pagka hindi mo ako nakikita. Kasi hindi talaga nagpapaalam pupunta ng banyo mag-isa. Makikita mo na lang andiyan pa sa nung hindi pa nakaabot doon, eh alam niyo naman, 'di ba? Hindi makakaabot ay di linis na naman ako sa sahig. Nga nang hindi makaabot doon, ano bang ibig sabihin na hindi na makaabot doon sa ano, edi ihi na. Kaya sabi ko, huwag kang tatayo kasi pagka ano ka, dudubli trabaho ko sa iyo. Kaya yan ang sinasabi, kaya ngayon hindi na niya ginagawa. Tumatawag na yan. Lagi talaga akong hands-on kahit sa una kong asawa kung nag-aalaga. Pagtawanan man ako ng iba na ganyan ako, talagang halos binibaby ko na yung asawa ko na talagang ayaw kong ganyan talaga ako. Pero may ano naman, hindi naman lahat na ginagawa ko talaga. Ganyan lang talaga. Ano talaga ako sa pag-aalaga. Yung iba nga, pinagtatawanan ako, bakit ko daw inalagaan? Sabi ko, siyempre, ba? Yung kamay ko ba? Nininig sa gutom. Maaga akong nagising kanina, pinaliguan ko siya. Ulimutan ko kumain bago ako pumunta. Sa ano niya, bago kami pumunta, pinakain ko muna siya. Ang sarili ko, di ko na maalagaan. Kalimutan ko kumain, tubig lang ang nadala ko. Kala ko may dala akong biskuit. Yung pagdating nga, nanginginig ako sa gutom. Ganyan din ako. Sarap yung chicken kasi nga crispy. Crispy na siya, yung fried chicken. Nilagay ko ulit sa air fryer ko. Kaya naging crispy siya. Nilagay ko ng mga 8 minutes. Naging crispy ulit. Ganyan ako pagka nagugutom, nanginginig ako. Kasi nga, diabetes ako. Walang nakakaalam kasi hindi ko sinasabi. Ayaw ko, kaawaan nyo ako. Pinipintasan nyo nga ako, kaawaan pa. Kaya yan ang hindi ko sinasabi. At tulad ng pag-aalaga ko sa asawa ko, hindi ko inahaluan ng ano talagang alaga-alaga. Kaya nga hindi ako nagbablog kasi nagpo-focus ako. Kaya ganyan ako. Kung may tutulungan ako na tao, hindi ako ng ano ng camera. Bihira talaga. Nga, gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Sabi nga ng iba, pira lang daw habol ko dito sa asawa ko. Ito. Sabihin ko man oo, sabihin kong hindi, hindi rin kayo maniniwala, kaya bakit nyo pa malalaman, di ba? May mga tao talagang ang pag-iisip, wala sa masyadong katinuan. Kuminsan, sa mga vlog ko, may mga
may mga padulas ako na mga ano ko, parang galit na ako kasi dahil din sa mga taong hindi ako maintindihan. Kayo basta na lang nang huhusga na hindi naman alam kung ano ang nangyayari. Kaya ang pagalitan mo, bigla magsusuri, tapos tapos ka na insultuhin. Sabi ko, huwag kayong ganyan. Focus kayo sa buhay niyo, huwag kayong makialam sa buhay ng iba. Kamay, nanginginig. Ako ng cucumber, yung pipino, tsaka yung tea. Yan yung green tea. Naghalo ko yung Lipton at saka yung green tea, yung matcha. Pinaghalo ko siya. Naghalo. Dalawa. Nakakatulong din yan yung pag-inom-inom nyo ng tea. Nakakatulong din. Tulong din yan. Mas kahit kain ka ng kain, madaling matunaw yung kinakain mo. Yan. Lagi talaga akong puyat noon. Isang linggo talagang straight yung napakapupunta siya ng banyo. Ibaba ko kanyang paa, hintayin ko pa siya doon. Ganyan. Talagang ako, talagang ano talaga ako. Hindi ako, ayaw kong ipagkatiwala, no, yung buhay ng asawa ko sa iba. Gusto ko ako talaga ang mas masaya ako pagka nakikita ko yan na talagang ako ang gumagawa. Kaya ganyan, di ba? Kaya yung ibang asawa, hindi kaya alagaan yung kanilang asawa. Ako, kaya ko. Mas, anuin ko pa na ako lang, excuse me. Ako lang mag-isa ang gagawa kaysa may katulong ako. Ganon din yung nagtatrabaho ako. Mas gusto kong suluhin yung trabaho kaysa may katulong ako. Kasi kapag may katulong, kapag hindi maayos, doble maging trabaho ko. Kaya, ganyan. Ako talaga gumagawa. Kaya hinihingat ako kumain, hindi pa tapos. Kaya kayo, kung may asawa kayo na may edad na, mahalin nyo, alagaan nyo. Alam nyo, yan ang sinasabi ng aking nanay. Kahit na maldita yung nanay ko, no? Lagi niya sinasabi, once na mag-asawa ka, kayo dalawa lang ang magkasama. Nag-ano ngayon, nagkasakit ngayong tatay ko. Parang wala na nga, plano magtrabaho yung nanay ko kasi nga, namimiss nga niya yung tatay ko. Iba talaga. Kung maganda yung pinagsamahan nyo. Yan. Alagang maanon yung isa't isa na kailangan nyo talaga. Ikaw talagang mag-aalaga. Kaya ako talagang pagsisikapin ko talaga. Gusto ko maging healthy ako para siya naman ang alagaan ko, diba? Kaya nga siya nag-asawa ng bata para may katulong siya sa pag-aalaga sa kanya. Diba? Yan. Eh, ako naman pinipilit ko naman maging healthy ako, makain kung maayos, pero kung minsan nalilimutan ko nga kumain, sabi na, bakit ikaw may sakit ka, may ganyan ka, tapos mataba ka. Kaya, kumakain lang talaga ako ng maayos, kaya kung minsan marami kinakain, kaya ako mataba. Pero okay lang naman ako.
Kwento mamaya kasi wawalan ako ng gana. Narinig ko na yun. Narinig ko na yun. Baka kailangan niya tulong. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. And please subscribe my channel. Ayan. Marami talagang salamat na patuloy niyong panonood sa aking vlog kahit walang kwenta. Kaya pagsisikapin ko magpa-vlog ako every other day, every day or every other day para may mapapanood kayo. Kaya yan, maraming salamat sa inyo.